Okay, magandang-magandang araw muli sa lahat ng sumusubaybay sa aming programang Kalikasan Kalusugan, at nandito na tayo sa second segment. Ayan, kasama ko si partner Jill Alir, at saka mamaya papasok din si Dr. Alan Landrito. Ay, Dok Alan, magandang hapon po, Dok. Kumusta? Hello, good evening. Okay, start na tayo. Meron na ba? Oh, yes. Meron na, Dok. Meron na, Dok. Meron na. Makita, pero ayan, ayan, kita ka na namin. Ayan na. Sige. So, ito ay tungkol sa excess deaths. Ibig sabihin, sumosobra-sobra na yung mga namamatay, no? Okay, so gusto natin maimbestigahan ito at malaman ang solusyon. Okay? So, meron tayong excess deaths sa Philippines noong 2020, 2021, 2022. Ito yung simula ng pandemic. And I believe so, 2023, kaya lang wala pa tayong total deaths na galing sa PSA na data eh. So, para maunawaan ito, ganito lang kinocompute yan. Yung 2015 hanggang 2019, 5 years yon, ano yung total deaths ng bansa natin, i-average natin yon. Ang makikita nyo, 586,629 ang average death. Tapos, ihahambing natin yung 2020 sa 586, doon sa average na yon, ano? Kung ano, ilan namatay sa 2021, ihahambing din doon. Yung namatay sa 2022, ihahambing din doon. Tapos, i-deduct natin yung mga namatay sa COVID, para kasi sasabihin lang nangamatay ang gawa ng COVID. Ito yung numbers ng COVID, no? So nakita nyo yung naging resulta nung 2020, meron 2.64, nung 2021 meron tayong 42%, at nung 2022 14.6%. Kung ilalagay natin yan sa graph, ito, nakikita nyo po ba yung graph? Opo. Yan. So, yung average, itong sa 2020, 21, 22, ang naka-blue na dyan ay yung average na. So, yung lalampas dyan, inalis natin yung una, yung COVID, yung kulay dilaw, yung mga namatay sa COVID. Okay? Tapos, yung kulay pula, yan na yung excess deaths. Napakataas, no? Kung susumahin natin yung tatlong taon niya, nasa 347,561 deaths. So, anong kinamatay nitong 347? Hindi dapat namatay yan eh, no? Kung titingnan natin. So yan yung excess deaths. Ngayon, itong excess deaths hindi lang pala sa Philippines, marami sa actually maraming bansa, no. Majority pa nga masasabi ko, no. Kinuha ko lang ilan dito, makita niyo sa South Korea, nagkaroon sila ng excess death 2022 na. Itong makita niyo yung bar graph, ano? Yung Mexico, maaga pa lang 2020 meron na sila, 2021, 22, kaya yung bar graph nila, nakita nyo yung mga pula-pula. Ang taas din ng COVID death sa Mexico. Sa US naman, mababa lang. No? Yan ang graph na nakita natin. At wala na sila noong 2022. Germany, nagkaroon lang nitong 2022. Ayan yung graph nila. Tapos South Africa, 2021-22 meron sila. Ayan yung graph. Ano? Tapos sa Iran, 21-22 rin. Tapos sa Indonesia, katabi lang natin, 21%, 32%, 32% year 2020, 2021, 2022 respectively. Pero titingnan niyo numbers niyan, ang taas niyan, no? Actually pagka inad natin niya na 1,707,910. Pero magugulat kayo sa India. Yan yung bar graph ng Indonesia, yung sa India nagmatindi nung 2021 44%, no? Nahigit ang pa ang Philippines at 2022, 42. Pero pag titingnan ninyo yan, ayan ang itsura ng graph niya. Pero hindi biru-biru yan sa India kasi ang populasyon nila, yun yung porsyento, ang populasyon nila is 1.4 billion. Kaya pag sinuma natin yung excess death sa India, 8,910,396. Napakadaming namamatay na hindi pa dapat mamamatay. Kaya very significant ang ang problemang ito ng excess deaths, no? So ano ba yung causes? What are the known causes of this mortality? Ano ba yung alam nalalaman na dahilan nitong mortalities nito? Sa Philippines, ito ang data natin. Meron standard graph na laging lumalabas yung leading causes of deaths or causes of mortality. Ito yung top 20. Number one dyan, yung kulay red, yun yung 2021. Yung kulay blue, yung 2022. Number one is always heart disease. Ischemic heart disease, ito yung naatake sa puso. Number two, neoplasms o mga cancer. Number three, cerebrovascular disease. Ito yung mga strokes. Number four, ang diabetes. Number five, hypertension. Hypertension disease, then pneumonia. Down the line. Pero pag nakita nyo, number
11, nilagay yung COVID. Kasi significant noong 2021, 2022, ang daming namatay sa COVID. Pero pag tinin nyo, top 20 hanggang sa gastric duodenal ulcer, yung number 21, other causes, napakahaba, mas mahaba pa nga noong 2021 sa ischemic heart disease, no? Bakit nandyan yung other causes? Usually, kumbaga sa ano, yan yung miscellaneous, no? Kumbaga, aasahan natin yung area na yan, yan yung pinakamaikling bar sana, pero napakahaba nito. Kasi hindi lang maklasify yung maraming yun. Sa tabulated form, ito galing to sa PSA, eh, itong graph na ito. Tabulated form galing din sa PSA, makita nyo yung percentage, yung number ng percentage distribution, yung percentage distribution sa 2022, 32%, no? So, ang dami ng other causes na yan. Okay. Nung kausap namin ng DOH nung November sa Congress, sabi nila, ang dahilan nito, chronic illnesses, eh, no? So, tama naman, chronic illnesses. Ang tanong, kung if these are the same causes of mortality, what is accelerating the pathologic process? What is driving up these chronic illnesses causing people to die prematurely? Kasi, kung chronic illness yan, they are due to die 5 years from now, 10 years from now, or even 15 years from now pa sila mamamatay kasi chronic illness nga yan, eh. Pero ngayon na sila nangangamatay itong mga taon na ito. Dapat imbestigahan natin, ano ba ang dahilan? Bakit ang aga nilang namamatay? At hindi naman siguro lingid sa ating pansin, ng ating mga tagapanginig tayo mismo, parang ang dami-daming namamatay, di ba? Pagkapasok ng pandemic, hindi lang COVID nga, kahit ngayon, halos wala ng pandemic, eh, ang dami-daming namamatay. Yung bar kanina, yung nasa baba, ano yung causes na unspecified na yon? Anong responsible doon? Yun ang dapat malaman. Ano? Ngayon, ang maliwanag na hindi matututulan ng kahit sino man, nagsimula ang lahat ng deaths na ito nang pumasok ang pandemic. Pero kung gaya ng pinakita ko, kung nasa yellow lang portion sila, di ba? So, small fraction lang sila, minor fraction lang. No? Ano ngayon yung mga dahilan ng mga excess deaths na yon? Okay. May mga tanong na bumabangon. Humina na ba ang katawan ng tao? Has the human organism became intrinsically weaker? Pero tiyak, alam naman natin, pagpasok ng pandemic, tumaas yung stressors, no? Nag-multiply, nag-intensify yung stressor. Pag sinabing stressor, ito yung mental health. No? Dumami ang stress ng mga tao at marami ang na-depressed. Yung iba nagkaroon pa ng psychosis, nagkaroon ng major depression, nagkaroon ng bipolar, schizomania, so, mayroon pa mga nag-suicide. Diba? Titingnan din natin yung factors na nagsimula rin ng pandemic. Ha? Lumabas yung inactivate na nitong 5G or yung fifth generation electromagnetic frequencies. Baka factors ito. Hindi ko maipipinpoint, there's no way of pinpointing it. No, pero ito lang nakikita nating factors. Tapos sinasabi lang yung graphene oxide, lumabas na rin yan kahit sa food. Tapos yung bioengineered toxicities, pwede mga direct cause to. Ano ba itong bioengineered toxicities? Number one dito, yung mga vaccines. Yung COVID-19 vaccine in particular. Okay. Merong mga lumabas na mga narratives na pinaniwalaan ng mga tao. Ano ba itong mga narratives na ito? Meron akong anim na i-discuss dito. Kasi ang repercussion kasi nito, kung ito yung sinunod ng mga health authorities natin at yung kanilang mga pamamanagement ay nakabatay doon, ano kaya? Naging beneficial o naging detrimental sa overall outcomes? No? So yan ang gusto nating suriin dito. Number one, narrative. Ang SARS-CoV-2 virus daw ay isang nakakatakot, isang monstrous virus, parang monster na papatayin ng milyon-milyon. Siguro naalala natin, nung pagpasok ng year 2020, naglalabas sila ng mga picture, mga video. Sa China, nakatayo, naglalakad, biglang bumabagsak, patay. Tapos may mga mass cremation. Totoo kaya itong mga narratives na ito? Kaya natakot na ako, di ba? Ang akala natin, monstrous virus, sabi na milyon-milyon nang mamamatay dito. So, paano na? Pero, ang tanong, kung isa kang doktor o isa kang epidemiologist noong panahon na iyon, at gusto mong alamin mo, pag tinanong ka, ganong katindi itong virus na ito, ang titingnan mo yung case fatality rates. So, tinipon ko yung case fatality rate, ang kainaman, maaga pa lang, hindi pa nga nadedeklara ang pandemic, na quarantine na itong isang cruise ship, isang luxury liner ito, Princess Diamond cruise ship sa Japan. No? Ito'y umikot, galing ito sa Japan, pumunta ng Hong Kong, Vietnam, Taiwan, balik sa Japan. Pero along the way, nakasagap, nakapick up to ng pasahero na may COVID.
Okay, siguro sa Hong Kong nakuha o sa Taiwan, hindi nila masabi, pero ang total ng pasahero dito, 3,711. Ang na-infect ay 712. Ang nagkaroon ng sintomas, 286. At ang na-confirm, 696. Ngayon, kung kukompute mo yung case fatality rate, yung nagkaroon na-confirm na may sakit, kukunin mo rin yung mga namatay doon sa yung number na yon. So, 14 divided by 696 times 100, makukuha mo ang figure. 2%. Ano yung 2%? Napakahinang virus ng 2%. Di ba? So dapat hindi dapat natakot ang mundo kasi alam niyo ang tigdas, yung measles, 1 to 3% lang ang case fatality rate niyan. Ngayon nung dineklara nung March 11, 2020, ang figure noon ayan ano, lumalabas pag kinumpute niyo yung case fatality 3.67, mataas pa noon kasi kukunti pa yung ano eh, yung data eh. Pero gusto kong banggitin, bakit March 11 diniklara ng WHO yung pandemic? Kasi nagsimula ang viral infection nito December 1, 2019. At the end of December 2019, nung December 31, sa China pa lang rin siya, 40 cases yan. So lumawig pa ang ilang panahon hanggang sa na-reach yung 100 days nung March 10, nasa 75 countries na siya. So ibig sabihin ng characteristics nitong virus nito, napakabilis niyang kumalat. Imagine 100 days pa lang nasa 75 countries. Kaya na dineklara tuloy ng WHO very conclusive na may pandemic na nangyayari. Ibig sabihin in the next months kakakalat to, masasakop nito ang buong mundo. Eh, ilan lang ba ang bansa sa buong mundo na more or less mga 250 lang 'yan. So ini-expect within 1 year makakapasok na 'yan sa lahat ng bansa. At before matapos ang 1.5 years, marahil lahat ng tao nakalanghap na ng virus na yan. Kaya doon nila ginawa yung mga protocol nila na mag-face mask, mag-distancing, mag-lockdowns. Diba? After 1 year ng pandemic, March 11, 2021, computing uli natin, lumalabas 2.36 na. After 2 years, 1.34 na ang case fatality. After 3 years, kasi halos lahat ng populasyon nakasagap na eh. Lumampas na nga ng 3 years na nga tuloy eh, no? Naging 0.91 at ito lang nakaraang katapusan nung nakaraang taon, 0.99. So 1% lang talaga lumalabas itong ano. No? This is presuming and actually I think we have a 100% certainty na ito na talaga kasi nakasagap na lahat ng tao nung virus na yan. Okay. So may pandemic pa ba? Dapat wala na. Dapat before 2 years pa lang tapos na yan. Ang dahilan, sasabihin ko mamaya bakit nagpatuloy humaba itong pandemic na ito. Para patunayan, example, kinuha ko yung worldometer data noong December 1, 2023, last year. On that particular day, isang araw pa lang, sa Germany, although Germany is ang taas ng vaccination rate niyan, ano, nasa 95 plus yata ang vaccination rate dyan. So, araw na yun, 4,625 ang nagka-COVID at 78 ang naman yung araw na yun. So, may pandemic pa, di ba? Pero ibig sabihin, ano yung pandemic na yun? Hindi na ito dapat nangyari kung tama ang naging response. No? Second narrative, face mask, physical distancing, staying at home, lockdowns, quarantining. Effective daw yun at kinakailangan, necessary. Actually, it's not true. Kasi ang face mask, noon pala sinasabi namin hindi pwede eh. Ano ba sukat nitong virus na ito? Diameter ng coronavirus na yun is 0.8 micron. Ang pinakapino na pinakamaliit na particle na masasa na kayang salain nung face mask natin, 'di ba? May mga pores 'yan. Mm-hmm. Yung N95 na ito, yung may mga fit test pa, no? Is 1.2 to 1.6 micron. So mas maliit pa yung virus, lulusot at lulusot sa face mask 'yan kahit doblehin mo pa yung face mask na 'yan, 'di ba? So useless. Yung physical distancing, 2 meters, ano 'yan? Yung staying at home, 'di ba? Pag may nagsisiga sa kapitbahay mo, amoy mo yung usok, 'di ba? So, nasa hangin kasi eh. So, hindi pwedeng, hindi effective papasok sa bawat bahay yung virus na yan. Lockdown pa nila. Titigil ang ekonomiya. No? Walang trabaho. Kaya lalong babagsak ang kabuhayan ng mga tao. Nagugulat nga ako, pati sa mga probinsya, ang mga tao hindi pinapupunta sa mga bukid nila eh. So, paano? Yan. Okay. So, tapos quarantine, pag gano'n, may contact tracing, may ka-quarantine, mga ganyan ba? Anyways, tapos na yun eh, no? Number 3, wala daw known safe effective agents for prevention. Wala daw gamot na para
prevention sa COVID. Meron noon palang sinasabi ko, yung ivermectin, ito yung magbibigay ng internal protection sa atin. Kung bibigyan lahat ng Pilipino ng ivermectin, pag nalanghap natin yung virus, papasok ang virus sa katawan natin, pero may protektado na tayo eh. Naka-ivermectin na tayo eh. Kaya, buti na lang, nagkaroon ng hearing sa Congress noong March 30, 2021 para sa PH Philippines COVID-19 response. At naimbitahan po ako diyan kasama si special invited ng isang doctor sa US, Dr. Percori, isa sa mga forerunner ng FLCCC, Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, no? At ito ay under the initiative of the then chairman of the Committee on Health, Congresswoman Honorable Helen Tan. It so happened she is also a doctor. Doktora rin yan si Dr. Helen Tan. Nandiyan si Congressman na Defensor, nandiyan si in-invite diyan si DOH Secretary Duque, Director of FDA si Dr. Eric Domingo, nandiyan si Congressman Vigil Lacson, nandiyan si Congressman Marculeta, nandiyan si Congressman Eric Pineda. At nandiyan din yung USEC ng DOH Dr. Vergiere, no? Doon sa pag-usap na yun, sinabi ko, pinresent ko yung ivermectin, pinakikita ko yung 6 mechanisms of action, sabi ko, teka ko na ito talaga ang sagot. At batay sa aking karanasan, meron akong nahawakang 8,000 patients na. 99% ang aming success sa prevention at nasa 66% ang early treatment, nagagamit namin sa early treatment at nasa 35% success sa severe. Kaya sabi ko, hayaan lang, buksan ng economy, hayaan makalanghap ang mga Pilipino ng virus, pero nagbigyan lahat ng ivermectin. Anong mangyari? Sabi ng mga eksperto, hindi natin mapipigilan, pero matatapos ang pandemic kung magkaroon ng tinatawag na herd immunity before 24 months. At 80% ng populasyon makakalanghap ng virus dahil sa naturalesa ng kanilang katawan, malakas ang immune response natin eh, no? Hindi sila magkakaroon ng kahit anong sintomas. 20% lang magkakaroon ng sintomas. Tama ang mga eksperto sa sinasabi nila, pero hindi yun pinaniwalaan gawa ng mga maling narratives. So anong nangyari? Sabi ko, bigyan natin ng ivermectin mga tao sa loob ng 2 buwan. Cut na natin ang case natin by 95% sa loob ng 4 buwan, tapos na ang pandemic. So dapat August 2021, tapos na ang pandemic sa Philippines, kung nasunod yun. Siyempre, hindi nila paniniwalaan. Ako lang nagsasalita noon at ilang mga kasamahan natin sa CDCPH, no? So Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. Anong nangyari? Wala. Hindi pinakinggan. Kung sa makikita nyo, nandyan naman yung link, dulo nitong pag-uusap na ito, pinag-uusapan nila sa bandang dulo, yung remdesivir. Ang pinag-uusapan lang, bakit sa mga government hospital, nasa 3,000 to 3,500 ang presyo niya. Pero sa mga private, maabot na 6,500, 7,000. So, yung mga ganun pinag-uusapan. Okay. Ano nangyari pagpasok ng October 2021? Sumiklab yung Delta sa India. Sobra ang devastation sa India. Merong particular doon na state, yung tinatawag na Uttar Pradesh, ang population ay 241 million. Yung mga doktor sa Uttar Pradesh, maging sa ibang bahagi ng India, nakaka-zoom namin yan. Nakaka-zoom. Pinipost ko, tinanong namin, ang dami-dami yung ivermectin, bakit, paano nyo ba ginagamit? Sabi nila, ginagamit namin sa early treatment. Sabi ko, hindi nyo ginagamit sa prevention, hindi daw. Sabi ko, gamitin nyo po sa prevention nyo, napaka-effective. 99% effective yun sa prevention. Oh, doon nila ginamit. Nung sumiklab noong October 2021, yung Uttar Pradesh pinakalat doon sa 241 million na populasyon nila ang ivermectin. Alam niyo sa loob ng 2 linggo, nabawasan na ng 90% ang daily new cases nila. Kung titingnan nyo, before that, ang daily new cases nila umaabot ng 30,000 a day. Oh, tapos noon, after 2 months, totally halos wala ng case. Almost zero. So, ganun ka-effective na ivermectin, pero hindi pinakinggan. No? Anyway, native number 4, yung daw remdesivir, yung ibang mga antiviral, monoclonal antibodies, early intubation lang daw ang paraan para malabanan tong COVID. Mali. Sinasabi ko, remdesivir, nakita namin noon yun eh. Ang remdesivir, ginamit sa SARS-CoV noong 2002, ginamit sa MERS-CoV noong 2012. Ginamit din niya sa Ebola. Puro failure, hindi tumatalab. In fact, very toxic siya. Toxic siya sa liver, toxic sa kidneys, toxic sa bone marrow, toxic din sa lungs.
at kayang ibigay ng remdesivir yung ARDS na tinatawag yung acute respiratory distress syndrome. Ano ba yung ARDS? Itong ARDS, ito mismo yung kinasasadlakan ng karamihan ng namamatay sa COVID bago sila mamatay at nagkakaroon sila ng ARDS because of the SARS-CoV virus. Pero kahit wala yung virus, yung remdesivir lang ibigay mo, pwede na mag-ARDS. Yes. Diba? So sabi ko, mali ito. Tapos early intubation, masa 75 pa lang ang oxygen saturation niya, gusto na lang tubuhan, ano? Tutubuhan na. Kasi ilalagay na ito sa machine, no? Pero sabi namin, wag. Kasi sa karanasan namin, meron nga umabot na ng 51, eh, ng oxygen saturation. Binigyan lang namin ng 6 capsules ng ivermectin. Kinahapunan, umakit na ng 92 yung kanyang oxygen saturation. Eh. So, hindi dapat yung early intubation, sinabi na. So, pero, ito yung pinaniwalaan, ito ang nasunod. Diba? Number 5, ito nga, yung ivermectin, wala daw clinical trial yan. Naglabas ang DOH ng 5 advisory. Number 1, wala daw clinical trial yan. Maaga pa lang yan, parang August 2020 pa lang, sinabi na nila yan. Hindi pa nga lumalabas ang ivermectin. Eh, no? Hindi pa kilala ng tao. Binawal na nila. Tapos sumunod, sabi nila, pang hype lang to, for veterinary use lang. Tapos, sumunod, masama daw ito sa atay at sa kidney. Tapos sumunod, masama daw ito sa brain, nakakakos ng brain damage. Tapos lastly, hindi raw effective sa COVID. Lahat po, mali. Unang-una, kahit noong 1975, nagkaroon ng ivermectin sa Philippines, nag-deworming si President Marcos Sr. noon. Eh, no? Ginamit ang ivermectin. Noong panahon na yun, hindi lang clinical trial, meron ng mga meta-analysis yan. Ang dami ng clinical trials at na-report ng document na sa ibang bansa, tapos nagkaroon na ng meta-analysis, maganda ang recommendation. Pero sabi ng DOH natin, wala nung clinical test. Mali pa. Tapos sabi nila, masama daw sa atay, masama sa kidney. Sabi ko, hindi. In fact, meron kami mga pasyente, may liver cirrhosis na. Nung nag-ivermectin, kasi nga pandemic, mas gumanda pa yung liver function nila. No? Marami kami mga pasyente, may mga kidney failures, pero hindi sila na napasama sa ivermectin. At not a single case with the hundreds of thousands of people who took ivermectin. Walang kahit single case na nagkaroon ng brain damage. At very effective siya sa COVID. And katunayan, itong 2022, lumabas itong article na ito na sinasite sa Journal of Antibiotics yan na meron ng nakita silang 20 mechanisms of action. So talagang iba't ibang paraan kaya niyang sawatain itong COVID-19. Yung SARS-CoV-2 infection na magdudulot ng COVID-19 yan. Pero alam niyo nung 2021, di ba, sinasabi lang namin 6 mechanisms of action. Yung palang ang alam noon, ngayon napakalap ng 20. Ito yung article mismo, ito yung abstract niya. Lumabas siya sa Journal of Antibiotics. Okay? Ika-anim na narrative, itong vaccines. Sabi nila, itong vaccine na ito, kailangan kasi i-outweigh niya yung benefits nito, i-outweigh yung risk. Pe-prevent rin niya infection, i-stop niya ang deaths, kaya dapat i-roll out ito kaagad. So, nung lumabas ang vaccine, February 2021, sa atin, March 2021 na nailabas, eh talagang, ano sila, ang tawag dito, suknula na sagad-sagad kung mag-bakuna, kaliwat kanan, di ba? Pero, totoo bang ma-outweigh ng benefits and risk? Unang-una, hindi alam kung anong benefits nito eh. Will it be beneficial at all? I doubt it. I will tell you why. Kasi kung ang dahilan eh, ang design ng vaccine is mag-produce ng antibodies para sa laban sa spike protein, kahit sabihin mong dumami ng antibodies laban sa spike protein, hindi kaya ng antibodies na i-disintegrate yung virus. Dapat ang direction ng antibodies dun sa envelope protein, hindi sa spike protein. Ang sabi ko, may kalamang swordsman, ang ina-atake mo, yung espada niya, hindi yung mismong swordsman. O yung halimbawa, may punong matinik, gusto mong patayin yung punong matinik, tinanggal mo lang yung mga tinik. Hindi mamamatay yung puno na matinik. Diba? Tinatanggal mo lang yung tinik eh. Ang risk niya is only 1% lang ang case fatality. Napakababa ng risk. Paano ma-outweigh ng benefits na hindi mo nga alam yung benefit? O ngayon, napatunayan nga na hindi siya ganun talibig. Papakita ko yung next slide para maunawaan. Hindi niya kayang i-prevent ang infection, hindi niya kayang i-stop ang death. Bakit? Ito, tingnan ninyo. Yan. Ito yung worldwide vaccination picture, no? COVID-19, sinimulan niya sa ibang bansa, maaga pa lang, December pa lang sa ibang bansa.
in-enclose ko doon sa broken lines na green yung period ng February 2021 hanggang March 2022. Ito yung pinaka-chunk, pinaka-bulk ng pagbabakuna. No? Okay. Ang tanong, na-prevent ba niya ang infection? Tingnan natin. Yan. O nakita nyo na ito yung same enclosure, yung may broken green lines, no? Yung loob ng dalawang yon. Ayan ang mga infection. Diyan pa nga tumaas, inanyan pa nga yung peak. And after that, even late October 2022, may peak pa ng mga cases, di ba? O tapos, na-stop ba niya ang deaths? Come on, hindi na-stop. Nandyan ng bulk pa ng deaths nung panahon na yan. Ano yung deaths na yan? Gawa ng COVID o gawa ng vaccine? It may be the same. It may be both. No? So, napakadaming deaths. In fact, nagkaroon pa ng peak ng deaths noong October, late October 2022. Yan. So, yung anim na narratives, puro mali po. Yan. Kaya nagkaroon ng excess deaths. Ngayon, example, kung talagang nabakunahan, ang idea pag nabakunahan, hindi na magkakasakit. Ang ating presidente mismo ang mahal na